Magandang panahon mga katax at welcome po kayo. It is April 1, 2013. Pag-aralan natin, paano ba dapat basahin, dapat maintindihan ang isang BIR letter or BIR notice. Para sa kaalaman po ng mga nanonood dito o nakikinig, ang BIR notice po ay hindi po yan business letter. Ang BIR notice po ay isa pong legal notice na gagamitin po sa inyo sa court of law kung hindi po kayo susunod o hindi nyo naiintindihan po yan. Karamihan po sa ating mga taxpayer, pag naka-receive po ng BIR notice, ay nagpapanik. So, ang pag-aaralan po natin sa araw na to ay paano hindi magpanik, kasi ang taong nakakaintindi ng kanyang binabasa at alam ang gagawin doon sa kanyang binabasa ay hindi po nagpapanik. Samahan niyo po si Katax ETM at para matutunan po natin ang ating dapat gawin. This is a privileged communication, legally Katax ETM belief / conviction. Mag-umpisa po tayo sa audit program. Lahat po ng letter of authority ng BIR ay dapat dumaan sa audit program. E paano po ba magkakaroon ng audit program? Ayan. So, pangalawa pong segment natin ay assessment. Paano po ba nakakarating ng assessment? Bago makarating ng assessment, makapakikita po ninyo sa ating timeline na kailangan magkaroon ng audit program. So, nagsisimula ang audit program kay Commissioner ng BIR, no? Commissioner of Internal Revenue. Siya po ang naatasan na mag-formulate ng rules, regulation, guidelines, plan, program, workflow para sa gagawin ng mga tauhan niya. From Deputy Commissioner hanggang sa Janitor ng BIR. After makagawa po si Commissioner ng rule, let us consider all of them as rule, ano? Ito po ay padadala niya sa opisina ni Secretary of Finance para reviewin at aprubahan. Once na na-approvehan na po ni Secretary of Finance ang na-formulate na rule ni BIR Commissioner, ang tawag po dito ay audit program. Since na meron na po silang audit program, ito po ay nag-aatas sa RDO na mamili na po ng mga taxpayer na dapat nilang i-audit based sa selection criteria na nakasulat sa audit program. Pag nakapili na po si RDO ng mga i-audit niyang taxpayers, ito po ibibigay niya sa regional director or RD na siya naman pong mag-i-issue ng letter of authority. Pag naka-issue na po ng letter of authority, ibibigay niya po yung letter of authority sa RDO for the serving na sa napiling taxpayer. Ayan. So, hindi pa ho yan ano, assessment. Yan po ay audit program para malaman kung sino po ang tao ang pinag-uusapan, sino ang i-audit. Ayon. At ano ang i-audit? Ayon. Sumunod po tayong puntahan natin ay assessment. So pagkatapos pong magkaroon ng investigation, tsaka pa lang po magkakaroon ng assessment. Yan. So paano magkakaroon ng assessment? Pag natapos na po ni RDO yung kanyang pag-iimbestiga, mag-i-issue po siya ng audit findings. Na yung pong audit findings na yon ay ibibigay niya kay Chief Assessment Division. Ayon. So, pag binigay niya po sa Chief Assessment Division yung kanyang investigation, checkin po yan ng ating Chief CAB.
Okay. At pagkatapos, ibabalik niya po yan sa RD para pirmahan po yung tinatawag nating assessment notice. Ha? Ibabalik po sa RD para pirmahan ang assessment notice. So, yung po, ah, magkaiba yung audit program, pamimili, at yung isa, pag-i-issue na po ng tax assessment. Okay. Ngayon, pag-aralan natin, sabi ko, paano ba binabasa ang BIR notice. Okay. Ito po, babasahin natin. Okay, natapos na po yung pagta-type. Ang sabi dito, sumulat po kasi yung isang taxpayer at kine-question yung validity ng letter of authority. Naintindihan po ng taong ito, sumulat nito, na ang concern ay without the Secretary of Finance signed rules and regulation, the CIR cannot delegate her power and authority to approve and sign electronic letter of authority to the regional director. O kaya, ang pinag-uusapan, letter of authority, hindi pa po assessment procedure. Number two, without the Secretary of Finance signed rules and regulation, the CIR and RD cannot delegate the power and authority to examine taxpayer's return and records to the RDO, GS, and RO. And may tinalunan ata ako dito. Number 4, siya may tinalunan. Number 2 rito, tapos naging number 4 doon. The RMO 4-2-20011 is void ab initio for failure and refusal of the CIR to have it signed and approved by the Secretary of Finance. Ayun. So, yun po yung tatlong issue. Yung pag-i-issue ng letter of authority at yung po pag de-delegate ng pagsasign ng letter of authority, ang sabi po na ng letter natin ay kailangan daw po ay may signature ni Secretary of Finance. Ang sagot po ay ito, ano? Sabi niya, denied daw for lack of merit. Kasi sabi dito, after the return, eto po, pwede daw pong examine ni Commissioner or his duly authorized representative. Paano ba dinedelegate? Hindi naman pwede si Commissioner mag-investigate. Mag-investigate ng tax return. Kung hindi, i-delegate sa authorized representative. Ito po ang pag-delegate. I-delegate lang po niya sa division chief or higher. Hindi niya pwedeng i-delegate sa GA, sa RO. Kung hindi sa division chief, sa RDO, tsaka sa regional director. So, paano i-delegate sa regional director? Ang linaw dito under rules and regulation, policies and standard promulgated by the CIR with the approval of the Secretary of Finance. Okay. Pwede po mag-issue ng letter of authority si regional director. Tanong, meron bang rules and regulation na na-issue si commissioner na pinirmahan ni Secretary of Finance? Sabi nila rito, meron daw. Ayun, no? Ayun. RR 12-99. Pero kung babasahin mo yung 12-99, ang dinelegate dito, hindi ang pagpirma. Ha? Hindi ang pagpirma nung electronic letter of authority. Tandaan po ninyo, ang issue po natin ay electronic letter of authority. Sila mismo nagpahamak sa sarili nila. Ayan, no? Ang sabi dito, ang topic is governing the rules on assessment of National Internal Revenue Code. So, yung assessment po is different from audit program. Audit program requires a separate set of rules. Assessment program requires separate set of rules. Wala namang sinabi dito na pwedeng pumirma si regional director ng letter of authority. Pinahamak nga nila yung sarili nila rito.
At saka hindi ito yung rule na para doon. Ayan. Umalik po tayo uli. Ano? So, hindi po ito yung rule. Balik tayo dito. Ngayon, sabi naman dito, isa na namang revenue regulation, no? Sinasabi dito, pinapayagan daw mag-examine. Eh, wala naman question doon. Pinapayagan mag-examine o mag-conduct ng investigation doon sa libro ng taxpayer. Ito po yun. Ang pinag-uusapan, may karapatan ba na mag-issue ng letter of authority ang regional director para para magkaroon ng investigation ang isang RDO, RO at GS. E tapos, ang kanyang qualification, ang kanyang justification is RMO 43-90. At sinasabi niya, ito po'y gawa ng commissioner at wala akong pirma si Secretary of Finance. Hindi naman yung pinag-uusapan yung interpretation. Approved na ho tayo dyan. Ang pinag-uusapan natin, itong 43-90 is contrary dun sa law na binagay nila, Section 10. At saka contrary sa, at na-repeal na po ito ng Republic Act 8424. Nakakalungkot po. Tinitwist nila yung batas. Ano po? So, hindi po tama na i-accept natin itong ganitong mga klaseng letter kasi po ay kayo po at the end ang mapeperwisyon nito. So kung ko-questionin po, may magsasumbong sa inyo na ako po ay walang karapatan na mag-discuss ng mga ganitong klaseng topic, eh basahin nyo lang po itong Certificate of Appreciation na inisyo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Education Commission na naging lecturer po ako dito minsan sa kanila. Ano po? Aha. I suggest kumuha po kayo nito. Write your right. Kasi at the end of the day, ang labanan po ay evidence. Pag nakatanggap kayo ng letter of authority, dapat meron po rin kayong ipatatanggap sa BIR na letter to protect your right. Ayan. Ito po yung reason bakit kailangan po yung kumuha nito. Una, para po hindi po kayo nakikipagsulatan sa BIR para po mag-conduct ng business. Nakikipagsulatan ko sa BIR because you want to protect your rights and privileges at the same time, extinguish your legal obligation correctly and on time. Paano po makakakuha nito? Ayan po. Open for bidding po. Kasi 50 lang po yung ipiprint ko. 2,500 po minimum bid. Paki-deposit nyo lang po yung inyong bid price. At i-email po yung deposit slip sa aking pangalan at sa aking savings account number dito po sa aking email address. Ang bidding po will be closed on April 16. No-notify ko kayo by sa aking i-notify ko kayo through email also. Susoli ko po sa mga natalo, susoli ko yung pera nyo. Delivery of the books available yan sa March 31. Umatin lang po kayo ng aking tax consulting course kung gusto niyo pong maging tax consultant. Alam naman po ninyo, wala pong school, law school man siya, accounting school or college, university na nagtuturo ng tamang tax consulting subjects. So kung gusto niyo maging tax consultant, ito pong librong ito ay mapapasa inyo. Almost 600 pages po yan. Encouraging you to be empowered by way of visiting and viewing other videos and discuss the rights and privileges of a true Filipino taxpayer. See kataxe.etm Facebook or kataxpayer at YouTube. Maraming salamat po. Salamat sa inyong mga pakikinig sa akin. Good morning!
Mamit matawag.